Mabiyayang morning sa ating lahat. Kumusta po naman tayo diyan, mga buhay-buhay? Kumusta po tayo? Ayos po ba? Ako hindi. Hindi po ako ayos since kahapon. Medyo may mga, hindi ko sasabihin problema, pero challenges to, yeah, to tackle and to, ganun. Hindi po masyadong okay, pero alam ko naman the Lord will do something about it, di ba? Yung mga family problems na ganyan, eh, alam ninyo, eh, talagang nandidiyan na po yan. Rooted na po yan bago pa tayo ipanganak. Pero bago pa rin tayo ipanganak at isilang, meron na po si Lord solution, di ba? So okay naman po, kaya lang minsan nasa mind lang natin yung mga takot na yan. Hindi naman po takot, kaya lang meron lang po dapat maayos talaga na ano, isettle sa mga bagay-bagay. Siyempre, tulad niyang mga, sa mga yung hinihintay namin, eh, medyo wala pa, natagalan. So medyo kahapon, o kanina po, should I say, kaninang umaga pala, sorry. Medyo, yung salita ng mundo, medyo bad trip nga po talaga. Pero sabi ko naman, kung kailan bad trip tayo, may mga ganyan. O, lagi tayong mag-focus. Sino ba tayo kay Christ? Ayun. Problema, nakakalimutan lang natin kung sino tayo sa Panginoon. Diba? So, tayo po ay mga anak ng Diyos. Sabi po ng John 1:12, ang linaw po doon na sila na tumanggap sa Kanya. Sila ay Kanyang ano, pinagkalooban ng karapatan. Tingnan nyo, karapatan bilang mga anak ng Diyos. Tumanggap kanino? Kay Jesus. If you have Jesus, sa ayaw at sa gusto mo, pero I believe gustong gusto mo naman. Siyempre, ikaw ay anak na ng Diyos. Okay, proceed po tayo. Yung asno. Ano ba ang asno? Ang asno po, isang maliit na donkey. Diba? Bakit doon siya sumakay nung pumasok siya sa Jerusalem? Ano ba yung pinaka-meaning yan? Ako, upon learning as a kid, nandun na po sa akin yung, nagpaka-humble si Lord. Ayun. Correct naman po. Nagpakababa siya. Nagpaka-humble siya. Diba? Naniniwala ako pag si Lord Jesus na buhay ngayon, nandito siya ngayon sa lupa, kasama natin, hindi mo siya makikita na nakikipagsabayan sa mundo, yung nakikipagpaligsahan, hindi po. Nandoon siya, nandito siya para abutin yung mga kaawawa. Ganun ang kanyang ministry. Sabi niya, ganito ang gawin ninyo. Itong cult na ito, C-O-L-T sa English, cult, donkey, no? Parang little donkey. Sabi niya sa dalawang disipulos niya, pumunta kayo sa isang ganitong lugar. Tingnan niyo yung style ng Panginoon, nakakaiba eh. Pumunta kayo sa ganitong isang lugar, and then kalagan ninyo yung asno o cult na makikita niyo, C-O-L-T, hindi cult na C-U-L-T, masama yung cult yun, hindi. Cult, no? Kalagan ninyo siya. And then, tingnan po niyo to ha, mas nang mabuti. Pag nagtanong yung may-ari, sabihin niyo sa kanya, kailangan kasi ng Panginoon. Pagkatapos, isasauli namin sa inyo. So, ganun nga ang nangyari. Ibig sabihin, hindi na, makinig mabuti, hindi na nag-refuse yung may-ari ng cult sapagkat alam niya yung nanghihiram ay Diyos, si Jesus. Amen? So, ganun. So, makikita po ninyo yung mga sinasabi ng Panginoon, eh, talagang nangyayari. O may nakataling ganito sa lugar niya, puntahan ninyo, kunin ninyo. Pag tinanong ba't kinakalagan nyo, kailangan ng Panginoon. Ayun. So, ano makikita po natin dito? No? Nakikita niya lahat, eh. Alam ni Jesus lahat. No? And then, sumakay na siya roon, makikita po nyo rito, ito po yung maganda po dito. Sumakay siya doon at nilagyan ng mga disciples ng ano, parang yung colt yata nilagyan din nila ng sapin, tapos sumakay siya roon, di ba? Tapos makikita nyo habang daan yung mga tao naglalatag. Alam niyo po sinisignify noon, Jesus is the King of Kings. Kahit siya po ay nagpakababa, nagpakahumble, King of Kings po siya. Pero nakita po ito ng mga kaaway niya. Diba? Especially dun sa film na Jesus of Nazareth, no? Na may palabas doon. Who is that? Tanong mga Hudyo. Ah, that's Jesus, the King of the Jews. A king on a donkey? Tapos tumawa sila. Diba? Parang sa kanila kabaliwan, parang si Jesus daw merong isang taong nabuhay na may sayad, malakas ang sayad niya, malakas ang topak niya. Yan ang sabi ng iba na sumakay sa donkey, sa colt,
Tapos, di ba? Anong tawag dito? Pumasok sa Jerusalem. Well, hindi po nila alam ang sinasabi nila kasi sa totoo lang po nakahula po yan, prophecy. Uy, pwede po ba magkwento sa inyo? Ito katatawanan lang po ito. Ewan ko kung matatawa po kayo. No? Pero ito po talaga nangyari to. Meron pong isang ano, hindi na po ako magbabanggit. Isang pare, kana po natin. Nung Domingo de Ramos daw, oh, nakita kasi ng mga pinsan ko eh. Oo, oh, kami wala naman kami doon pero tawa sila ang tao pag-uwi nila kasi yung pari daw nahulog daw sa colt doon sa parang donkey. Sabi ko naman, huwag yung pagtatawanan, nahulog na nga eh. Hindi, ang point lang kasi doon, ginagaya kasi niya si Jesucristo. Sabi ko naman, eh yun ang tradisyon nila. Sabi ko, so hindi naman po katawa-tawa, nalaglag yung pare. Pero nasalo naman daw siya agad. Ang problema, nalaglag yung pare doon sa tapat ng isang malaking simbahan din. Nakakompetensya ng kinagis ng rehilyon. Nagtawanan sila. Kasi ganito po yan eh. You don't have to reenact something na ang Panginoon lang makakagawa. Yan pagsakay sa colt, pagsakay sa donkey, only Jesus is the qualified Savior. So wag mong gagayahin yan kasi pagtatawanan ka nga talaga. Maliban na lang pag gagawa ka ng movie about Jesus, ikaw ang gaganap ng Jesus, of course, gagawin mo talaga yan. Dahil pinilalarawan mo doon yung ginawa ng Panginoon. Pero yung gagawin mo on a religious activity and all that, pagtatawanan ka nga talaga kasi hindi na po dapat ulitin yon. Yun po ay prophecy ng kanyang pagpasok sa Jerusalem. Doon sa original gate, ito na po tayo. Yung original gate na yaan, makikita po yan sa tapat ng Mount of Olives, di ba? So ngayon po, nakashot po yan dahil nakaprophesy, nakashot yan hanggang sa muling pagdating ng King. Makinig pong mabuti. Yan ang unang pagpasok niya sa Jerusalem ni Jesus Christ bilang King of Kings. King of Kings na po siya noon. Tandaan po ninyo yan. Kasi pinapakita niya kung ano yung mangyayari sa second coming niya. Sa second coming niya, dyan din po siya papasok. Kasama na po tayo dun mga believers po niya. So very exciting pong talaga ang mga hinihintay nating mga pangyayari. No? So ang Panginoong Hesukristo po, nagpakababa maski siya ay Diyos para tubusin tayo sa ating kasalanan. At alam naman na po natin na nangyari dyan. Kapapasok lang niya sa templo na bad trip agad si Jesus sapagkat nakita niya ginawang palengke ang bahay ng kanyang ama, pinagtataob niya yung mga nandoon na mga money changers, mga nagtitinda ng kalapati, nagtitinda ng kung ano ng mga hayop, mga pang-offer kasi ito mga to. Pero hindi niya gusto, ginawang kalakal, ginawang tindahan. No? Ayaw ni Lord yon. So nagalit siya doon. So ang Panginoon, makikita rin po natin dito na nagagalit siya with a reason. Amen? So nasa katuwiran nagagalit si Lord. Hindi masama magalit. Sabi ni Pablo, magalit kayo pero wag lang lubugan ng araw. At saka wag kayo magkikim-kim o magtatanim ng sama ng loob. At saka lagi tayo mag-focus kay Jesus. Stay focused on Jesus. Tingnan nyo kung gaano siya ka-humble. Nagpaka-humble siya. And bilang mga Kristiyano, we are Jesus juniors. We are the juniors of the Lord Jesus Christ. And I believe in that coming from my heart. Sa tagal ko na rin pong Kristiyano, nakita ko pong talaga na wala tayong ibang titignan kundi si Jesus, na wala tayong ibang kauuhawan kundi ang kanyang mga salita, na walang ibang makakapagsatisfy sa atin kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Yan po, sa tagal ko na pong mananampalataya, talagang madami ka minsan ididistract ka ng demonyo, didistract ka ng Diablo sa pamamagitan ng iyong isipan, pero sa mandang huli makikita mo, si Jesus lang pala ang ating tunay at ganap na kailangan. Diba? So, bilang mananampalataya, dito sa mundong ito, talaga meron pa rin po tayong mga pagdadaanan. Pero sabi nga ng Biblia, napagtagumpayan na lahat niya ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo rin ay mga more than conquerors na because of what Christ has done for us in the cross of Calvary. Salamat po sa ating lahat and bye-bye.